Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang hindi po maipaliwanag na pagtrato ng ibang kasamahan nila Alden at Maine sa industriya sa ating mga kababayang delivery riders. Ito nga po ay nang matapos po na sitahin pa no ng mga netizens, ng ibang netizens ang ginawa po ng kanilang kasamahang ito no sa pamamahiya po na ginawa nito sa isang delivery rider. Nailathala po ang mga ito sa iba't ibang pahayagan kaya hindi ko na po babanggitin kung sino siya. Actually, dalawa po sila pero mas nag-focus po ang media at ang mga netizens sa kasamahan po ni Alden na talagang ipinaparis pa po sa kanya. No? Kinumpara pa nga po ng mga netizens ang actress na ito kay Maine at kay Alden. Kung saan, matapos ang ilang taon, si Maine at Alden ay nagsama pa nga po sa isang endorsement para lang po mabigyan ng kabuhayan ng ating mga delivery riders at ang iba pa nating mga kababayan na naapektuhan ng pandemya. Isasama rin po natin ang mga updates natin ngayong araw kung nasan nga ba si Maine at Alden sa mga oras na ito dahil todo-todo po naman ang pagpapamiss po nila sa ating lahat, di ba? At sabi naman po sa inyo, anuman pong mga ganap kina Maine at kay Alden ay sagot na pa rin po namin ng mga yan para po mabawas-bawasan naman yung pagkakamiss natin sa kanila. Okay? At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin and viewers natin na patuloy po ang ginagawang pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kahit anong kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagmamahal at pagsuporta sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka pa nakasubscribe, nako, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Ningning Bautista. Ang sabi niya rito, ang ganda-ganda ni Maine. Di nyo ba alam na 24 ngayon? Very important sa kanila ang 24. Ako nga, 2015 na subaybayan na namin sila. Isang makdulang ang di ko napuntahan ng opening. Yun sa pulong buhangin ata yun. Yung kay Alden napuntahan ko din sa Binyan, Laguna. Kaya alam ko ang totoo. Salamat Mr. Pinas. Stay safe. God bless always. No? At wow, no? Nakakaingit lang naman ang experience ni Ms. Ningning Bautista. Kasi po, ako po, no, kasama po si Lola Granny. Nung wala pang pandemic, sa unang McDo pa lamang po ni Maine Mendoza, no, na dyan po sa Bulacan, ang nabisita namin ni Lola Granny. Habang sa Binyan, Laguna naman po, eh doon po kami madalas ni Lola Granny dahil nga po taga Laguna lang kami, yung pinakamalapit, ano? Salamat po sa pag-share ninyo at lagi po kayong mag-iingat. Sana ho, no? Sana all. sana all eh nakapunta tuwing opening. Eh kami ho, nakapunta lang ay, anong bang nangyari doon? Si Dean lang po ang nakita namin nung pagbisita namin dyan sa Bulacan. At salamat po, no, sa pag-share ninyo. At ang ikalawa nating komento ay mula naman po kay Ms. Doris Latupan. Ang sabi niya rito, winner na winner ka and your team, Mr. Pinas. Tama yan, natutukan din ang panot, kaya laging basag ang mga kurimaw sa mga pag-iimbento nila. Dahil nga sa vlog na tulad ng Pinas Showbiz and sana nga tuloy na ang pag-quit ni user sa pagtakbo sa eleksyon. Mas maigi kung totoo nga na si AV ang papalit at aabangan ko yan sa channel mo. Lalo pat nalalapit na ang filing of candidacy. At natutuwa ko sa mga ginagawang pag-iwas ni Alden sa mga binabatong issue between him and Jasmine Curtis Smith. Dahil kung hindi, lagot siya kay Wifey Dragona. Hehehe. Doon naman sa sinasabi about that guy na naka-white long sleeves sa likod ni Maine, para sa akin di malayong si Tisoy nga yan. Nagkataon pang weeks rin nila. Nako, nag-celebrate yata ang mag-asawa pagkatapos ng photoshoot ni Maine. Mahalagang araw kaya yan ang kanilang love story. Aldab kilig much. Sa totoo lang po, Miss Doris Latupan, kakasraswela nila, napipilitan lang po ang iba naming ka-team, no, na tiising alamin kung nasan po
itong si Mr. Spotted, lalo na po ang mga ganap sa kanya, no? At may iba pang pangalan, no? Bukod po kay Mr. Spotted na pwedeng pumalit sa kanya sa pagtakbo sa QC. Yan pong tinututukan namin kahit na sukang-suka na yung ibang katim ko. Sana nga po, wag matuloy, no? Pero sabi ng ibang mga netizens, sayang ang mga tarpaulin, ang mga printed materials, no? Yung mga dinonate ni Mr. Spotted kung di siya matutuloy. Ang masasabi ko lang po, wag kayong pasisilaw dahil hindi lahat ng donations ay galing sa kanya. May nagpopondo po sa kanya. Salamat po at mag-ingat po kayo palagi. At ang ikatlo nating komento ay mula naman po kay Zaldi Kunos. Ang sabi niya rito, hayaan na muna natin silang dalawa na mag-enjoy kahit sandaling araw lang. Deserve naman nila parehas na magpahinga sa dami ng ginagawa nila. Suga pa ang mga kurimaw kahit anong gawin niyong pagpilit sa ABS. At kay Maine, wala kayong mapapala dahil sa nasa Itbulaga na siya at siya pa ang nagsabing hinding-hindi siya aalis sa ng Itbulaga. Kaya ipasok nyo na sa mga 1% ninyong utak na hindi lilipat si Maine sa ABS. Anyways, kung nasan man ang mag-asawa, sana ay masaya sila at nakakapagpahinga sila kahit saglit lang. Stay safe, I'll love you. Kung bibisita ka kasi, no, sa mga usapan ng mga Army fans kasama ng mga toxic Mainers, kumpiyansa at asang-asa sila na lilipat si Maine Mendoza soon sa ABS-CBN upang makasama si Mr. Spotted. At again, hayaan na lang muna nating silang dalawa. Kung ayaw nilang magparamdam, okay lang, di ba? Nakakatuwa lang isipin na pag walang paramdam ang isa, wala rin paramdam yung isa. Kaya para bang nagkakaisa, di ba? Silang dalawa. Salamat Zaldi at ingat palagi. At ito na nga. Nais lang po naming i-address at sagutin ang tanong ni Miss Angelica Hapin. Ang tanong po kasi niya sa ating comment section, kahapon po ito, no? Mr. Pinas, kung sakali pong magagawi ka sa Twitter, meron pong isang solid Aldab fan daw siya pero pinalalabas niya na naghiwalay po si Maine at Alden. Ganun po ba yun, gaano po ba yun katotoo? Sana po masagot dahil nakakalito na ang mga nangyayari. Yan po yung kanyang tanong. Ano, salamat po sa question na yan. Sabi naman po sa inyo, sa Facebook, Twitter, Instagram, or kahit sa YouTube, wala pong masama na magbasa kayo, na makinig kayo, na manood kayo, pero by the end of the day, kayo pa rin pong magdidesisyon kung ano po ang inyong pupulutin para paniwalaan at kung ano ang mga dapat ninyong tawanan na lamang. Di ba? Ano yung tatawanan mo? Ano yung paniniwalaan mo? Hindi lahat kasi ng nasa Twitter ay totoo. Hindi rin lahat ng nasa Facebook or YouTube or Instagram ay totoo. Kaya upang gabayan po kayo, no, sa ilang taon po naming pagtutok kay Maine Mendoza at Alden Richards, wala pong napabalita na sila ay naghiwalay na at totally pinutol na ang relasyon nilang dalawa. Okay, kahit i-Google nyo po, mula po sa mga legit sources, wala kayong makikita na kahit sinong taga-showbiz ang nagsabi na pinutol na ni Maine at ni Alden ang relasyon nilang dalawa. Mula 2015 hanggang 2021. May mababasa kayo, no? Pero galing po yan sa mga ordinaryong fan na manunulat tulad din po namin, mga ordinaryong fan, di ba? Pero mula po sa mga legit sources, wala po kayong mababasa. Never nilang sinabi na pinutol na nila ang relasyon nila. Ang pinutol po ay yung proyektong magkasama po silang dalawa. Kaya 101% itataya ko po ang 60 pesos na laman ng coin first ko. Hindi pa kasi ako sumasahod, ano. Wala pong hiwalayan na naganap. Hiwalayan po sa mga proyekto ang nangyari. Yan po yung katotohanan doon. Kaya up until now, kampante kami. Sana nasagot ko po ang inyong tanong, Miss Angelica. No? Miss Angelica Hapin. Nasa Pasig lang po si Maine Mendoza dahil may shoot po siya under po ng stylized, no? Stylized studio, dyan po yan sa Pasig lang naman po, no, malapit-lapit lang. At para nga sa sentro ng ating mga updates, kung si Maine at Alden po ay ginawa po ang lahat na magkasama po ulit silang dalawa, no, talagang todo effort sira, matuloy lang ito kahit isang endorsement, no, which is TokTok PH, para makapagbigay ng tulong sa mga delivery riders natin at sa ating mga kapwa kababayan dahil sa pandemic, ginawa po nila yung effort nila. Kinunda na po kasi ng mga netizens sa mga artista na sobra po ang trato, ang pagkakatrato po sa mga delivery riders. Meron dyan, kasama ni Alden, at pinipilit pa kay Alden na ipares, ha, ipartner. At ang ginawa po ay ipinost po sa Instagram story ang mukha ng rider at buong pangalan
kung saan inakusahan pa niya ang rider na ninakawan po o ninakaw rather ang kanyang item. Hindi ko na po i-elaborate kung sino po itong taong ito, no, dahil kilala niyo na po 'yon, na ibalita na rin po kasi siya ng PepPH at ng iba pang media. Mga tao rin po sila na nagsisika para kumita. So please, kung madadaan naman po natin sa demokrasya at sa maayos na pamamaraan, ay gawin po natin, hindi yung mamamahiya po tayo ng isang tao. Hindi nyo kasi alam kung anong epekto nun sa rider na yon. Again, kung isa ka nga sa mga bashers, hindi mo na gusto ng mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang, pag-usapan natin yan na may respeto sa isa't isa. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.